Mga idol, atin pong pag-uusapan ang magiging laban nila Stephen Fulton vs. Naoya, The Monster, Ino, at ng ating pambato na si Raymart Gabalo kontra kay Paul Butler at ang bagong kaso ni Tank Davis na kinakaharap nito. Pero bago ang lahat, maligayang pagbabalik sa aking channel, mga idol. Tara, umpisahan na natin. Matapos umakyat ng timbang ni Naoya Inoue sa 122-pound super bantamweight division, ay nagpa siya naman si Stephen Fulton wag ng kalabanan si Brandon Figueroa sa featherweight title belt at manatili na lang sa naturang division para idepensa ang kanyang WBC at WBO super bantamweight champion belt laban kay Naoya Inoue, at ito ay gaganapin sa bansang Japan at maaring mangyari sa buwan ng Mayo o Hunyo. At ito din ang unang pagkakataon na mapalaban ni Stephen Fulton na outside in the United States. At para sa kaalaman ng marami, dati na rin naglaban sina Stephen Fulton at Brandon Figueroa sa naturang division kung saan tinalo niya ito via majority decision noong 2021, at si Naoya Inoue naman ay tinalo niya ng dalawang beses si Nonito Donaire. Una ay unanimous decision noong 2019 at second round TKO win noong 2022, at tinalo rin niya si Paul Butler via 11th round KO noong nakaraang taon. Kaya magandang laban to, mga idol, dahil parehas undefeated ang dalawang boksingero at parehas malakas at mabigat ang kamao. Sa pangalawang istorya, pag-usapan naman natin ang magiging laban ni Raymart Gabalo at Paul Butler. At dahil binitawan nga ni Naoya Inoue ang lahat ng 118 pounds champion belts, ay naging number 1 contender dito ay si Paul Butler, at number 4 naman si Raymart Gabalo ay posibleng ipag-uutos ng WBO na paglabanan ang dalawang boksingero sa naturang belt, at maari mangyari ito sa buwan ng Abril. Sa huling laban ni Gabalo ay panalo ito via second round TKO kay Ricardo Sueño, at si Paul Butler naman ay tinalo niya ang ating kababayan na si Jonas Sultan via unanimous decision at natalo kay Naoya Inoue via 11th rounds KO noong nakaraang taon. Kaya abangan na lang natin ang labang Butler vs. Gabalo, mga idol. Sa pangatlong istorya, ay pag-usapan natin ang bagong kaso ni Tank Davis, at ito ay kasong hit and run. At magkakaroon nito ng pag-uusap sa buwan ng Pebrero, at maaring makaapekto sa maging laban nila Ryan Garcia sa buwan ng Abril. Pero ganun pa man, kayang malagpasan ni Davis to dahil buhay naman ang tao, at di kagaya sa nangyari kay Yuriorkas Gamboa na namatay yung tao, kaya hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ito. Pero nagbigay naman ng pahayag ang kampo ni Gamboa na hindi siya nakainom at aksidente lamang ang nangyari. At balik tayo kay Davis, na sana maayos niya ito para walang maging aberya sa magiging laban nila Garcia, at matuloy na ang inaasam ng mga boxing fans na magsagupa ang dalawang undefeated at sikat na boksingero sa panahong ito. Hanggang dito na lang, mga idol.